pang hugot pa rin tayo ngayong umaga. BFF, ano ang next hugot line natin? Ay, ito na ang ating next hugot line. Hup! Ang kasintahan, minamahal, inaalagaan, pinagkakatiwalaan, hindi ginagawang alalay. Aray! Ah. Oo naman! Ito na ang ating hugot story number 2. Nagawa mo na bang magmahal ng isang tao ng 2 taon na wala kang hinihintay na kapalit? Sobrang torpe kasi ako, kaya sa Facebook ko na lang, dinadaan at nagpakilala kay Lara. Naramdaman niya na gusto ko siya, kaya sinabi niya agad na may boyfriend siya. Nirespeto ko yon, naging magkaibigan lang kami, hanggang maging best friend niya na ako. Pag may kailangan siyang puntahan, sinasamahan ko siya. At pag nag-aawis na ng boyfriend niya, sa akin siya nagsusumbong. Nung maghiwalay sila, ang sabi niya sa akin, mahal niya ako. Lalo kami. Lalo kong sinipagan ang pag-aalaga ko sa kanya. Hinanap ko siya ng trabaho. Hanggang sa pag-aayos ng police at NBI clearance, pati na rin sa medical niya. Pakibilisan na. Ako ang nag-aasikaso. At nang makapasok na siya ng trabaho, nakipag-break siya sa akin. Makikiusap ako, Lara. Ayoko na nga. Nakaya. Na-inlove daw kasi siya sa kasama niya sa trabaho. Dahil ang gusto niya daw, yung laging may oras para sa kanya. Hindi ko kasi siya nasundo nung final exam ko. Tonton. Si Tonton. Miss Tessie, anong masasabi niyo po? Kasi ako din hindi ako naniniwala na dapat mong gawing parang utusan yung ano, yes, yung shota mo na. Pati police clearance, ano ba yung messenger? Pati medical. Pag nararamdaman mo naman na minsan parang, ah, medyo off na ito, for sure mararamdaman at mararamdaman mo naman kung ano talaga yung intention eh. Basta yun lang naman talaga, huwag kayong hahayaan yung sarili nyo na gamitin ng iba kasi wala naman manggagamit kung hindi kayo magpapagamit. Oh well, paano kung mahal na mahal mo at in love ka? Oh, magpagamit ka na. Kaya naman. Pataas na pataas ang level ng hugot natin. Ano, BFF, ang next line natin? Eto na, BFF. Nako, manda kayo. Yan! Ay, oh, ha? Gulat ako. Buti pa kay Manong Tricycle Driver, pag sinabing special, ikaw lang at wala ng iba. Body. Special. Eto na ang kwento sa likod ng hugot na yan. Nang mag-isang taon ang aming anak na si Emeline, naisipan kong magtrabaho sa Dubai bilang welder. Ayaw ng misis ko na umalis ako kasi daw, mamimiss niya ako. Ano, hindi ka talaga mapipigilan. Pero pinilit ko siyang payagan ako para mabigyan ko ng magandang kinabukasan ang anak ko. Lagi ko siyang tinatawagan at masaya naman siya kapag kausap niya ako. Pero nung malapit nang matapos ang 2 taong kontrata ko sa Dubai, tumawag ang nanay ko at pinapauwi na ako. Bakit po? Ano pong problema? Ayaw niyang sabihin kung bakit. Kaya hindi na ako pumirma ng bagong kontrata at umuwi agad ako ng Pinas. Doon ko nalaman na habang nagpapagod ako sa Dubai, meron palang kinakasamang lalaki ang misis ko. At buntis pa siya. Dahil irresponsable ang kinasama niyang lalaki, ang pinaghirapan kong pera na pinapadala sa kanila ang ginagastos nila. Ano? Sobra naman. Ito na ang pinakamasakit sa lahat. Hindi ako kilala ng anak ko. Ang kabit ng misis ko ang pinakilala niyang tatay niya. Oh my God! Yan ang kwento ni Joseph. Ang dalas-dalas nang mangyari yan sa mga OCWs, no? Gusto mong kumita ng mas malaki, ang kapalit mas malaki din. Di ba? Yes. Yung relasyon nyo, ayan, nabubuntis, naghihiwalay, ang mga anak, nagda-drug, yes, sabi nga nila, o, yun, gano'n na nga, nabubuntis, inulit ko lang. Pero talaga naman na ako bilang, syempre may asawa ako, may anak ako, hindi ko alam kasi syempre mahirap sabihin sa sitwasyon na, ay, huwag ka umalis kasi nga, anong papakain din niya sa anak niya? Yan, yan, or yan. Kung aalis naman, paano ako makakasiguro na hindi ka mambababae o may mangyayari dito? So ano kaya ang magandang gawin? Nako, Joseph, ito ang magandang gawin. Huwag kang mag-alala, paparating na si Duterte. Ano na? Diba ayaw niya nanululoko ng Pilipino? Diba yun yung ayaw niya? Kaya makakaganti ka rin, huwag kang mag-alala.
Pero mahirap ang sitwasyon ng ganyan eh. Mm-hmm. Oo, talaga. Subuhin, nangyari kay Joseph na yung asawa niya ay nang lalaki. Pero sana man lang, binigyan niya ng pagkakataon na yung anak makilala talaga yung totoong tatay. So bumalik na lang sana siya. Sana hindi pinagkait yun.